Magandang umaga po. Ako po si Lucky Princess Gifarnacio. Nasa pangalawang paitang ng Sinamar Garden Elementary School, San Mateo South District. Malaking tulong po ang radyo eskwela sa aking pag-aaral ngayong panahon dahil ito po ang aking device. Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayaman. Pagkakakilanlan ay pagtibayi. MTV MLE. MTV MLE sa radyo. MTV MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTV MLE Radyo Eskwela. Isang napakagandang umaga, mga mag-aaral. Napakaaliwalas ng umaga ngayon dahil magkakasama na naman tayong muli sa ating pag-aaral sa MTB2 sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong guro sa Radyo Eskwela, Ginang Cheryl Joy Borses Carbonell, nagsasabing basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Oh, yeah! Kumusta na kayo? Excited na ba kayong malaman kung anong pag-aaralan natin ngayon para sa araw na ito? Pumalakpak nga kung handa na? Lakasan pa nga? Hayan! Halatang handang-handa na kayo sa ating pag-aaral. Opo! Bago natin simulan ang ating leksyon, ating ihanda ang ating mga sarili upang maging maayos ang pakikinig natin sa ating broadcast. Piliin natin ang lugar na maayos at tahimik upang walang makaabala sa ating pag-aaral. Huwag ding kalilimutan, magsuot lagi ng face mask, at gumamit ng alkohol. Sundin ang mga alituntunin ng AITF upang malayo tayo sa virus na dulot ng COVID-19. Maliwanag ba, mga bata? Opo! Ngayon, atin nang alalahanin ang nakaraang aralin. Tungkol saan ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Magaling! Paggamit ng tamang pamantayan at format ng pagsulat gaya ng liham pangkaibigan. Naalala niyo pa ba ang iba't ibang bahagi ng liham? Mahusay! Magbigay nga ng isang bahagi ng liham? Magaling! Pamuhatan! Ito ang lugar na siyang pinagmulan ng liham. Okay! Maliban sa pamuhatan, ano pa ang ibang bahagi ng liham? Tumpak, bating panimula. Ito ang pinakasimulang pagbati ng isang sumulat sa kanyang sinusulatan. Kalimitan ginagamit dito ang mahal kong kaibigan o mahal kong guro. Ano pa kaya ang ibang bahagi ng liham? Magaling! Katawan ng liham. Ito ang pinakapaksa ng liham dahil ito ay ang mensaheng ihahatid ng susulat sa sinusulatan. Mayroon pa ba? Tama! Bating pangwakas. Ito ang bahaging pangwakas ng liham. At syempre, hindi mawawala ang lagda. Mahusay! Ito ang nagpapakilala kung sino ang sumulat. Ang gagaling ninyo!
isang malakas na palakpak nga dyan. Tunay nga na naintindihan nyo ang leksyon noong nakaraan. Para manatili tayong nakangiti sa araw na ito, simulan natin ang leksyon sa pamamagitan ng laro na pinamagatang Hulaan Mo Ako. Handa na ba kayo sa laro natin? Opo! Ang gagawin nyo lamang ay hulaan ang pangalan ng bagay na ilalarawan ko. Maliwanag ba? Opo! Magsisimula na tayo. Ako ay kulay berde. Balat ay kulubot, mapait, sabi ng karamihan. Ano ako? Magaling! Ang tamang sagot ay ampalaya. Pangalawa, nilagyan na ng tinik ang aking hawakan. Subalit, pilit pa rin pipitasin dahil sa kulay kong pula, sila ay humahanga. Ano ako? Tama! Ang sagot ay rosas. Ang gagaling naman ninyo? Pangatlo, bilog ako, paborito ng mga manlalaro. Pasa rito, pasa roon. Ano ako? Mahusay. Ang sagot ay bola. Pang-apat, ako ay matulis. Ginagamit ng mga bata at matatanda para makaguhit. Ano ako? Magaling! Ako ay lapis. Gumagamit ba kayo ng lapis sa pagguhit? Panghuli, ako ay malambot. Niyayakap ako ng mahigpit kapag kayo ay natutulog. Iba't iba ang aking hugis. Ano ako? Tama! Ako ay unan. Nahulaan nyo ba lahat? Paano nyo nalaman ang pangalan ng mga bagay na binanggit ko? Tama! Nalaman nyo sa pamamagitan ng aking paglalarawan sa pisikal na anyo nito. Yan ang pag-aaralan natin ngayon tungkol sa salitang naglalarawan. Handa na ba kayo ulit sa makabagong aralin natin ngayon? Narinig nyo na ba ang tungkol sa Rizal Park? Opo! Sino sa inyo ang nakapunta at nakapasyal na rito? Para mas lalo niyong makilala ang Rizal Park, may babasahin akong talata para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Mabuti kung ganon. Ang Rizal Park. Ang Rizal Park o Luneta ay isang magandang pasyalan sa Pilipinas. Ito ay nasa lungsod ng Maynila. Dito matatagpuan ang bantayog ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ito ay nasa tabing dagat kung saan makikita ang maganda at makulay na paglubog ng sikat ng araw. Maraming tao ang namamasyal dito upang mag-picnic. Nalalanghap dito ang sariwang hangin dahil sa maraming halaman at malalagong punong kahoy na nakatanim sa buong parke. Naintindihan nyo ba? Kung talagang naintindihan ang aking binasa, mayroon akong katanungan para sa inyo. Unang katanungan, sino ang ating pambansang bayani? Magaling! Ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal. Pangalawang katanungan, bakit dinarayo ang Rizal Park? Mahusay! Dinarayo ang Rizal Park dahil nakalalanghap ng sariwang hangin dito. Ano pa? Ito ay nasa tabing dagat kung saan makikita ang maganda at makulay na paglubog ng sikat ng araw. Ang gagaling ninyo mga mag-aaral sa ikalawang baitang.
Bigyan nga ng malakas na palakpakan ang inyong sarili. Ngayon naman, batay sa ating binasang talata, ilarawan nga ang Rizal Park. Wow! Mahusay! Magandang pasyalan ang Rizal Park. Ilarawan naman ang hangin sa Rizal Park. Tama! Sariwa ang hangin sa Rizal Park. Ang gagaling naman ninyo? Ilarawan naman ang paglubog ng araw. Napakahusay naman! Maganda at makulay ang paglubog ng araw. Panghuli, ilarawan ang punong kahoy. Tama! Malalago ang mga punong kahoy. Tunay ngang naintindihan ninyo ang aking binasa tungkol sa Rizal Park. Ano ang tawag nyo sa mga salitang maganda, sariwa, makulay, at malago na inyong binanggit kanina? Tama! Ito ay mga salitang naglalarawan o tinatawag na panguri. Ang panguri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Ulitin ko, ang panguri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Maliwanag ba? Para mas lalo ninyong maintindihan ang panguri, magkakaroon tayo ng gawain. Ilabas ang papel at lapis. Isulat ang bilang 1 hanggang 5. Handa na ba kayo? Opo! Ang gagawin nyo lamang ay isusulat ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Unang bilang. Bago ang laruan ni Ana. Bago ang laruan ni Ana. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama! Bago ang salitang naglalarawan sa pangungusap dahil inilalarawan nito ang laruan ni Ana. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Pangalawang pangungusap. Malalim ang tubig sa ilog. Ulitin ko. Malalim ang tubig sa ilog. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Mahusay! Malalim ang salitang naglalarawan dahil inilalarawan nito ang ilog. Pangatlong pangungusap. Si Marisa ay mabait na bata. Si Marisa ay mabait na bata. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Magaling! Mabait ang salitang naglalarawan sa pangungusap dahil inilalarawan nito si Marisa bilang mabait na bata. Pang-apat, masarap ang adobong karne. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama! Masarap ang salitang naglalarawan dahil inilalarawan nito ang adobong karne. Panglima, itim ang kulay ng alaga kong aso. Alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Magaling, itim, dahil inilalarawan nito ang kulay ng alaga niyang aso. Maliwanag na ba sa inyo, mga bata? Subukin natin ang inyong galing kung may naintindihan kayo sa ating leksyon. Ano ang panguri? Magaling! Ang panguri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Isang malakas na palakpak para sa inyong sarili!
Ayan, alam nyo na ang ibig sabihin ng panguri. Marunong na rin kayong tumukoy ng panguri sa pangungusap. Ngayon naman, hindi lang ang salitang naglalarawan ang inyong tutukuyin, kundi pati ang salitang inilalarawan. Halimbawa, ang bata ay magalang. Alin dyan ang salitang naglalarawan? Tama, ang salitang naglalarawan ay magalang. Alin naman ang salitang inilalarawan? Tama, ang salitang inilalarawan ay ang bata. Naintindihan ba? Sa pagkakataong ito, tukuyin ninyo ang salitang naglalarawan at ang inilalarawan. Unang bilang, mabangis ang tigre. Ano ang salitang naglalarawan? Tama, mabangis. Ano ang inilalarawan? Magaling, tigre ang salitang inilalarawan. Pangalawa, malambot ang unan. Ano ang salitang naglalarawan? Magaling, malambot ang salitang naglalarawan. Ano naman ang salitang inilalarawan? Mahusay, unan ang tamang sagot. Pangatlo, matamis ang tsokolate na bigay ni Rosa. Ano ang salitang naglalarawan? Tama, matamis. Ano naman ang salitang inilalarawan? Tama, tsokolate. Nakuha niyo ba? Ang gagaling pala ng mga mag-aral ng ikalawang baitang. Hep hep! Sa tingin ko, handang-handa na kayo sa inyong maikling pagsusulit. Maglabas kayo ng papel at lapis. Handa na ba kayo? Ang gagawin nyo lamang ay ilarawan ang ibibigay kong pangalan ng bagay at gamitin ito sa pangungusap. Naintindihan ba? Unang bilang, puno. Ilarawan ang puno at gamitin ito sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa gawaing ito. Pangalawa, lapis. Ilarawan ang lapis at gamitin ito sa pangungusap. Mayroon kayong 10 segundo para isulat ang inyong sagot. Nakakasunod ba mga bata? Pangatlo, sapatos. Ilarawan ang sapatos at gamitin ito sa pangungusap. 10 segundo para sa inyong pagsusulat. Tapos na ba mga mag-aaral? Magaling! Ngayon, magsasagot na tayo. Unang bilang, puno. Anong ginamit yung salita para mailarawan ang puno? Tama, pwedeng mataas, malaki, malago, at marami pang iba. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang puno ay mataas. Nagawa niyo ba ito? Magaling! Kaya nyo nang gumawa ng pangungusap gamit ang salitang naglalarawan. Pangalawa, lapis. Anong ginamit yung salita para mailarawan ang lapis? Mahusay! Maari nating ilarawan ang lapis na matulis, mahaba, maliit, dilaw,
at itim. Gamitin naman natin ito sa pangungusap. Ang lapis ay matulis. Nakuha niyo ba, mga bata? Bigyan ng malakas na palakpak ang inyong sarili. Pangatlong bilang, ilarawan ang sapatos at gamitin ito sa pangungusap. Anong salita ang maaaring gamitin para mailarawan ang pangungusap? Mahusay, maaaring makintab, malaki, maliit, itim, at maganda. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang sapatos ni Jose ay makintab. Pwede rin namang maliit ang sapatos ko. Naintindihan niyo ba, mga bata? Napakagagaling! Napapansin ko, mga mag-aaral, napakahuhusay ninyong gumawa ng pangungusap at tumukoy ng panguri. Ipagpatuloy niyo yan. Isang malakas na palakpak nga dyan. Hayan, nasanay na kayong mabuti sa ating aralin. Naintindihan niyo ng mabuti ang pagtukoy ng panguri at paggawa ng pangungusap gamit ang salitang naglalarawan. Para sa inyong karagdagang gawain, magbabahagi kayo ng inyong karanasan tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Gumamit kayo ng mga salitang naglalarawan. Maaring magpatulong kay nanay, tatay, ate, kuya o kahit sinong nakatatanda sa inyong bahay. Maliwanag ba, mga bata? Upang mas lalo pang mahasa ang inyong kaalaman, laging tumutok sa Radyo Eskwela sa Isabela. Tiyak na marami kayong matututunan kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon. Maraming salamat, mga mag-aaral, sa ikalawang baitang. Gayon din ang mga magulang na walang sawang paggabay at pagtangkilik sa ating Radyo Eskwela sa Isabela. Laging tatandaan na ang batang nagsusumikap sa pag-aaral, malayo ang patutunguhan. Maraming salamat din kay Sir Ronnie R. Reyes na siyang sumulat ng aralin natin ngayon. Sa ngalan ng SDO Isabela at ang RBI Production Team, ako naman ang inyong guro sa radyo, Ginang Cheryl Joy Borses Carbonell, na nagsasabing ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Kaya mga bata, mag-aral kayong mabuti. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!